Sabi nga nila, huwag kang matakot makipagsapalaran para sa pagmamahal dahil kakambal nito ang pagsasakripisyo. Kapag nagmahal ka ng tunay at walang kapalit, doon mo malalaman ang tunay na kahulugan nito. Si Jen ay lumaki sa probinsya pero kinailangan niyang magtrabaho sa Maynila dahil sa kakapusan sa pera. Dito ay napasok siya bilang isang kasambahay. Sobrang gwapo ng kanyang amo, kaya hindi niya naiwasan magkaroon ng pagtingin dito. Pero may pag-asa nga kayang magkagusto ang isang mayamang amo sa isang dukhang katulad ni Jen? Alamin natin sa storyang ito. Nagpaalam na nga si Jen sa kanyang magulang. Sabi naman ng kanyang ina na, "O anak, lagi ka pa rin bibisita dito sa atin ha? Every day off mo. Isang oras lang naman ang biyahe. Lagi ka rin doon mag-iingat at magpapakabait ka sa mga boss mo." Sagot naman ni Jen na, "Oo naman po, kayo din mag-iingat dito. Tsaka huwag kayong mag-alala, magpapadala din po ako sa inyo kapag sumweldo na para makatulong din sa mga gastusin." Tugon naman ng ama niya na, "Salamat anak ha, tumatanda na rin kasi kami kaya hirap na kaming makapagtrabaho. Tsaka pag nahihirapan ka sa trabaho, tawag ka lang sa amin at tsaka huwag mong kakalimutang magdasal." Kinuha na rin ng dalaga ang kanyang mga gamit at naglakad na rin ito palabas ng kanilang bahay. Nang may dumaang bus, ay kumaway muna si Jen, tanda ng pagpapaalam niya sa kanyang pamilya. Pumasok na rin siya at sumandal. Iniisip niya ang kung ano kaya ang mangyayari sa kanya doon at sana naman daw ay mabait ang kanyang among mapapasukan. Dahil na rin siguro sa pagod at puyat, ay nakatulog si Jen at nagising na lang siya nang tinatapik na ang kanyang balikat ng konduktor. At sabi na, "Miss, nandito na tayo." Bumaba na rin siya at namangha siya sa taas ng mga buildings. Sa dami ng tao sa lugar na iyon, at nagtanong-tanong din siya kung paano makakarating si Jen sa address na sinabi sa kanya. Sa pagdating ng dalaga sa lugar na iyon, ay mas umayos nga kaya ang kanyang buhay o lalo lang gugulo ito? Nakarating na nga siya sa mansyon. Napakaganda ng lugar na iyon. Alam niya agad na sobrang yaman ng taong nagmamay-ari noon. Agad na sinalubong siya ng isang kasambahay din ng pamilya Austria. Agad na ipinakilala siya nito sa kanyang amo at sinabi na rin sa kanya ang kanyang mga dapat gawin. Tumatak naman sa kanyang isip ang anak ng kanyang amo, isang binatang edad 23 na nagngangalang Oliver. Napakagwapo nito. Sobrang artistahin ng mukha. Mas gwapo pa nga ito sa mga opa na pinapanood niya sa TV. Agad namang humanga ang dalaga. Pero hanggang imagination na nga lang siya dahil alam niyang napakalayo ng kanilang agwat at napaka-imposible na magkagusto ang lalaking iyon sa simpleng probinsyanang katulad niya. Mabait ang trato sa kanya nito. Mabilis na lumipas ang dalawang taon, mas naging close nga sila Oliver at Jen. Madalas, nasa business meeting at out of the country ang mga magulang ni Oliver. Kaya madalas ang nakakausap lang niya sa kanilang bahay ay si Jen. Napakabait ng pakikitungo ni Oliver sa dalaga, kaya hindi naiwasan ni Jen na magkaroon ng pagtingin dito. Hindi naman niya ito sinasadya at iniiwasan niya talaga. Pero ano daw bang magagawa niya? Sabi nga sa kanta na kapag tumibok ang puso ay wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kagaya nga nang nararamdaman niya ngayon. Kaya, nang nagkaroon ng pagkakataon, ay pinagtapat na niya ang nararamdaman na makakagulo pala ng kanyang buhay. Pinalayas na lang bigla si Jen sa mansyon. Iyak siya ng iyak sa kanilang bahay. Nung una, ay ayaw pa ni Jen ipagtapat ang nangyari sa kanyang ate. Pero dahil makulit ang kanyang ina, ay nasabi na rin nito ang tunay na dahilan.
Sabi pa nga ng ate niya na, "Girl, ikaw naman kasi, di ba nasabi ko naman sa'yo noon na itigil mo na yung nararamdaman mo? Hindi kayo pareho. Langit siya. At ikaw ay simpleng probinsyana. Sana noon pa nakinig ka na." Iyak ng iyak ang dalaga at halos hindi siya makapagsalita. Sabi pa nito, "Sinubukan ko naman ate, pero kapag pala nagmahal ang puso mo, mahirap pigilan to. Wala eh, nangyari na lang. Umibig na ako sa kanya." Nakikinig pala sa kabilang dingding ang kanyang mga magulang at sabi ng ina niya na, "Anak, pagpasensyahan mo na rin kami ha. Kung hindi siguro tayo mahirap ay hindi mo kinailangang mamasukan sa amo mo. E di sana hindi ka nahihirapang ganyan. Ayaw ko namang nakikita ka palaging malungkot. Kaya kalimutan mo na yung boss mo na yun." Niyakap naman siya ng kanyang ama at hinaplos ang kanyang likod at pinapatahan siya. At sambit nito na, "Marami namang ibang lalaki dyan anak. Kalimutan mo na yung boss mo." Sagot naman ni Jane, "Huwag na rin kayong malungkot ma, pa. Hindi niyo naman po kasalanan ang nangyari. Ako ang dahilan. Trabaho lang ang pinunta ko doon, pero iba kasi ang inatupag ko at nagkagusto ko sa aking mayamang amo na kung iisiping mabuti, napaka-imposible naman na magkagusto sa akin yun. At totoo nga na maraming nagiging tanga pagdating sa pag-ibig, pero sana naman may sumagip sa akin na Prince Charming." Pumasok na rin si Jane sa kanyang kwarto at gusto lang niyang mapag-isa ngayon. At naalala na naman niya ang mga nangyari. Ang simula ng lahat-lahat. Naalala pa niya ang una nilang pagkikita. Ang lalaking bumihag sa kanyang marupok na puso. Ang nag-iisang anak ng mag-asawang mayaman na si Oliver Austria. Gwapo, matalino at edukado ang binata. Napakabait din ito sa kanya kaya hindi niya napigilan ang damdamin niya na mahulog dito. Ngunit gaya sa teleserye ay may kontrabidas istorya nila sa katauhan ni Charmaine na kababata ng binata. Sobrang yaman din ng pamilya nito kaya bagay na bagay ang dalawa. Pero nahalata ni Charmaine na parang may ibang pagtingin si Jen sa binata. Madalas kasing pumupunta doon si Charmaine kaya nakita rin niya kung paano ito itrato ni Oliver na ikinaselos naman ng dalaga at gumawa ito ng paraan para mawala sa buhay nila si Jen. At napakataas naman daw ng pangarap nito. Isang simpleng katulong lang naman siya at naghahangad na makabingwit ng mayaman. Sa isip-isip pa ni Charmaine na isa kang gold digger. Kailangan mo nang umalis sa bahay nila Oliver. Siniraan nga niya si Jen sa mga magulang ni Oliver. Sinet up niya si Jen kaya akala ng pamilya Austria ay talagang isang magnanakaw ang dalaga. At ang buong taon ng pagtatrabaho nito ay para lang makapagnakaw sa kanila. Pinalabas ni Charmaine na isa siyang kontrabidang babae. Gulat at kaba ang naramdaman niya nang makita ni Jen sa kanyang kwarto ang mga nagniningning at mamahaling alahas, mga importanteng gamit at pati pera ng kanyang amo. Agad niyang kinuha ito at ibabalik na sana niya nang biglang nandun na si Charmaine at Oliver. Naramdaman na lang niyang sinet up siya. Nagkatitigan sila Oliver at Jen. Napatulala siya habang malungkot na nakatingin sa kanyang binata at ang mga magulang na nito na halatang dismayado sa kanya. Namalayan na lamang niya na kinakaladkad na siya ni Charmaine palabas ng mansyon. Wala siyang nagawa kundi ang umiyak. Ni hindi niya na ipagtanggol ang sarili. Walang boses ang lumalabas sa kanyang bibig. Paano ba niya masasabi na hindi siya ang may gawa? E kitang-kita ng kanyang mga amo na hawak-hawak niya ang gamit ng mga ito. Napabuntong hininga na lang siya at sabi niya sa sarili na, "Kasalanan mo ito. Kung hindi ka nagpadala sa damdamin mo, ay hindi ka mawawalan ng trabaho."
Siguradong galit na galit pa rin sa kanya ang mga amo niya. Ayaw na niyang bumalik pa sa mansyon at wala siyang mukhang maihaharap pa doon. Nagtagumpay nga si Charmaine na mapaalis siya sa pamamahay ng mga Austria. Buti na lang ay naging kaibigan niya ang isang kasambahay doon at sinabi na kung wala na daw siyang ibang mapapasukan ay pwede daw itong mag-apply sa isang grocery store. Subukan daw niyang mag-apply doon dahil nangangailangan ang store ng maraming empleyado. Imbes na magpakalagmok sa buhay at tinatagan niya ang kanyang loob, kailangan pa niyang tumulong sa kanyang pamilya. Kaya agad niyang pinuntahan iyon at maswerte naman na tinanggap rin siya agad. Ngunit kahit lugmok na lugmok ay hindi nawala ng pag-asa ang dalaga. Nung oras na na-hire siya ay malaking pasasalamat niya sa Diyos na kahit minalas daw siya sa buhay, pag-ibig ay maswerte pa rin at nagkatrabaho naman siya agad. At pagsisikapan na lang daw niya para maging maayos ang kanyang trabaho at hindi na niya muli uulitin pa ang dating pagkakamali. Sobrang sipag ng dalaga. Lumipas ang 6 na buwan ay na-regular na rin siya agad at dahil magaling siya ay kapag daw nagtuloy-tuloy ang maganda niyang performance ay pwede na rin siya agad ma-promote bilang supervisor. May maliit na salo-salo sa grocery store ni iyon. Sabi ng manager na, dahil sa dedikasyon mo sa trabaho, ay deserve mo na ma-regular at for promotion ka na rin agad para sa pagka-supervisor mo. Dagdag pa nga nito, natuloy-tuloy lang daw at maaabot rin niya ang kanyang pangarap. Tuwang-tuwa si Jane at malaki ang pasasalamat nito sa manager dahil hinire siya nito. Napangiti naman ang kanyang manager at sabi nito, "Alam mo, hindi ka dapat sa akin magpasalamat. Si boss ang may-ari ng grocery na ito at siya ang dahilan kung bakit natanggap ka agad. Pero hindi mo naman kami binigo dahil talagang napakasipag mo." Nagtataka naman si Jane dahil sa ilang buwan niyang pagtatrabaho dun ay hindi pa niya nakikita ang kanilang boss. At kailan daw ba ito bumibisita doon? Sabi naman ng manager na, "Speaking, nandito na si boss, ang may-ari ng Saved Best Supermarket." Hindi makapaniwala si Jane nang nakita niya ang may-ari. Hindi niya alam ang sasabihin dahil ang may-ari ay ang lalaking minsan niya nang minahal. Sobrang gwapo pa rin ito sa suot na coat at agad niyang sabi na, "Sir Oliver? Yes, ako nga ito." Hindi pa rin makapaniwala ang dalaga at iniisip niya na nananaginip lang siya. Sagot niya, "Sorry sa nangyari." Hindi maintindihan ni Jane ang nangyayari at tanong pa nga niya kay Oliver na, "Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi po ba sobrang galit kayo sa akin dahil sa nagawa ko? Ngayon lang po ako magsasalita. Pero wala po talaga akong kinalaman sa nangyari. Hindi ko po magagawa na magnakaw." Sagot naman ni Oliver, "Umamin na si Charm na siya ang totoong may gawa ng nangyari. Sobra akong naiinis sa sarili ko kung bakit hindi man lang kita tinanong. Kaya ito ako ngayon, humihingi ng patawad. Sobra akong nagilty at nagalala. Ayokong mawala ka ulit sa akin. Tsaka Oliver na lang itawag mo sa akin. Huwag nang sir. At isa pa, hindi ko nobya si Charmaine. Wala kaming relasyon. Hindi siya ang gusto ko. Hindi siya ang tipo kong babae. At ngayon, nahanap ko ng babaeng talagang para sa akin." Tila kinilig si Jen sa mga narinig. Tila nagpapasaring ang binata at siya ang tinutukoy. Dagdag pa ni Oliver na, "Nalungkot din sila mom and dad nung nawala ka. Napalapit na sila sa'yo. Pero nagalit lang sila dahil akala nila ay trinaydor mo sila. Sobrang nalungkot din sila dahil malungkot akong nawala ka sa akin. Nahalos mabaliw nang mawalay ka sa piling ko. Aaminin ko sa'yo na matagal na kitang gusto. Hindi ko sinabi sa'yo noon dahil hindi ka pa tapos sa pag-aaral mo. Ayokong makaabala o makasira sa pangarap mo. Kaya gumawa ako ng paraan upang makabawi sa'yo. Ako ang dahilan
kung bakit ka nagkapagtrabaho sa grocery na pagmamay-ari ko. Alam kong dahil sa nangyari ay mahihiya ka nang bumalik sa amin. Kaya nang malaman kong nag-apply ka rito, ay agad kitang pinatawagan sa staff ko para dito ka magtrabaho. Gusto kong ipagpatuloy mo ang iyong pangarap. At ngayong makakagraduate ka na, ay maaari na sigurong ipagpatuloy ko ang nararamdaman ko sa iyo. Pwede na ba akong manligaw? Bunyag nga ni Oliver sa kanya. Namilog naman ang mga mata ni Chen. Hindi niya akalain na gagawin iyon ni Oliver sa kanya at mas lalong hindi siya makapaniwala. Namamahalin rin siya nito sa kabila ng malaking agwat ng kanilang estado sa buhay. Sagot naman ni Jane sa lalaki, "Oliver, ang akala ko hanggang pangarap na lang kita." Naluluhang sabi nga niya, "Totoong totoo to, mahal ko." Seryosong sagot ni Oliver. Sabay halik sa labi ng babae. Hindi nagtagal ay ikinasal na ang dalawa at masayang namuhay kasama ang tatlo nilang anak. Ang dalawang umiibig, paghiwalayin man ng pagkakataon, ay muling pagtatagpuin dahil ang tunay na nagmamahalan ay sadyang itinadhana para sa isa't isa. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood ng short story ito. Shoutout po sa lahat.